mapagpalang araw na naman mga palangga. Ayan, dito na naman tayo sa kusina para magluto ng isdang iskabeche. So, ayan ang ating isda. Naprito na siya. Tapos yung ating ano, yung ingredients natin na sibuyas, bawang luya, at saka kamatis. Dinamihan ko ang kamatis kasi gusto ko ang fresh na sauce. Meron din naman tayong ketchup, toyo, flavorings na nor, chicken powder, pepper, salt, and sugar. After na natin malinisan ang fish, ito na siya. So, prituhin na natin. So, painitin na natin ang pan bago lagyan ng mantika. Ayan, kunti lang ang ating mantika. Painitin lang natin. Ayan, mainit na siya. Pandarin lang natin ang exhaust fan. Lagay na natin ang ating fish. Habang nagpiprito tayo dito guys, mag-prepare ako ng ating mga other ingredients. Kamatis, luya, bawang at saka sibuyas. So I think pwede na natin i-flip itong ano, isda natin. Natatakot na lang ka ako guys ba? I think pwede na siya ano, anak-anak na ako. Pwede na siya, so kunin na natin. Pwede na natin sa lagayan. Ayan, let's fry for the second batch of this. Ayan, hintayin naman natin sa nang maluto. Tapos bago natin din pag-ikahin. Ayan, pwede natin sa itilip. Ayan po, ito na ang ating last batch na piniritong isda. Kunti lang ang matika guys. Ayan po kasi ng marami. As you can see po, ito na yung ating ingredients. Ayan. Sibuyas, bawang, luya, at saka maraming kamatis. Ayan, umpisahan na po natin sa pag-isa. Kunin natin ang apoy kasi tapos na matika. So, unahin natin yung bawang. Bunong. Bunong. Oh God! So, hintayin na natin mag-brown-brown siya ng konti. Tapos, ito, sibuyas. Kapag medyo malambot na yung sibuyas, itagtag na natin yung luya. Gusto ko kasi maraming luya para mawala ang lansa. Ayan, sige, ihalo pa natin. Ihalo lang natin ng ihalo. Pagkatapos, ang ating kamatis. Ayan, masarap. Lutuin na natin itong mga ingredients natin. Hintayin natin magiging tender na siya. Hinaan ko lang ako.
Gusto kong ano, madurog yung tomato. Tulad ang pagdurog niya sa puso ko. Sarap. Ipahugot kasi ko. Magluluto lang naman. Sinaan natin ang apoy. So, lagyan na natin ng mga sangka. Ito, kunting asin lang. Kasi ayaw ko lang mga alat. Ako lang naman kasi kakain nito, guys. Maglagay ako ng sugar. Wala kasi kaming brown sugar dito. So, white sugar is okay. Kasi mag-eating spoon. And of course, hindi mawawala ang ating chicken powder. Ayan. Of course, magdagdag tayo ng ketchup. Teka ba yung saite? Lumabas agad? Lumabas ang kagad, saite ka. So medyo ano siya, medyo thick siya. So thick. What we are going to do is lagyan natin siya ng water. Hot water. Ayan, half cup lang muna. And then, laluin natin siya. Yung toyo, hindi ko pa nailagay ang toy. Kasi pandagdag ko lang yan namaya. Pagkatitip na ako satisfied sa kanyang lasa. So, ayan, kapuluan natin siya. So, habang kumukulo, let's try the sabor niya. Try natin ang lasa niya. Mabang sarap. Okay, pwede na ako mag-jowa. Gusto ko lang i-thick yung ano niya, yung sabaw niya kasi medyo watery pa siya. Aba, nakuha ko agad ang punto niya guys in just one time. Ayan, medyo thick na siya. Habang kumukulo, ayan, maya-maya natin siya ini-stir. And then mag-add lang tayo nito. Papalasa din. Kunti lang. Hindi na natin ilubog ang mga isda. So, ayan. Ubusin ko ito. Ito karami. Ubusin ko ito dito kasi dadalhin ko ito bukas sa aking mga kaibigan. Ayan. See you guys tomorrow. Ating isda, beche. Isda. So, pahala na kung ano ang magiging lasa. So, ang paglasa nila bukas. Basta ako nasarap pa ako. So, make sure lang natin na makover siya ng sauce. Okay? Paano ba ito? Siksik na lang natin. Ano? Mas masarap kasi kapag masikip. Diba? Agree kayo? Mas masarap. Mas masikip. Mas masarap. Woo! Para-paraan lang yan. Ayan. Ang gagawin natin, make sure na makover siya ng sauce. Ayan. Sauce, ang kana sauce. Ayan. Itatings natin siya sa taas. Buha tayo ng space. Okay. Ay. Talaga magbibingwit pa. Diba? So, habang kumukulo siya, spread out natin yung salsa sa taas. Hindi maabot sa lubog ng sauce na natin. Make sure na ma-absorb ng isda natin. Actually, ano siya masiguro, parang katamtama lang ng gabi ng sauce. Kailangan na talaga siya. Maliit kasi ang lutuan, or either talagang marami ang isda ko. So, kailangan talaga siya. Diba? Ito na yan.
So ayan na guys, luto na ang ating iskabeching isda. Ayan, kunting ano na lang, kunting kembot na lang. Ayan, ipapa-absorb ko ng saglit ang sauce sa katawan ng isda. Habang pinapakuluan siya, ayan, yung sauce. Hopefully, magustuhan ito ng mga kaibigan ko bukas. O, diba? Ayan, so i-transfer na natin siya sa lagayan.